Yo mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo. At bago tayo magsimula, papaalala ko lang ulit. Hindi tayo quiet room, so baka may mga marinig kayong ingay sa paligid. Gaya din nung mga dati nating videos. Pero ayun, today may papakita ko sa inyo yung Line 6 Pod Go. Eto siya. Hindi makover ng ating camera. Pandak yung ating phone holder. Pero ayun, makikita nyo parang nagbiblink siya dito. Pero dahil lang yan sa camera and LED lights nitong mga switches. Hindi talaga siya nagbiblink. Ayun, ito yung setup natin. Naka ano tayo. Analog drive pedals. Tapos naka Pod Go. Na multi-effects. Pero maganda rin yung mga drive models dito. Papakita ko sa inyo. Hindi naman siya in-depth review. Ano naman siya. At hindi rin siya demo. At madami naman yan online sa YouTube. Search nyo na lang. At papakita ko lang sa inyo yung mga nagustuhan ko sa kanya sa Pod Go at yung mga hindi ko nagustuhan kung meron man. Ayun, simulan na natin. Unang-una sa nagustuhan ko ay yung quality of effects, mga guy. Simula sa drive hanggang modulation, delay, and reverb. Nagustuhan ko talaga. Parang halos lahat ng itry ko maganda, pwedeng i-tweak. Gaya nga ng sabi ko, naka-analog drive pedals tayo. Pero pag tinatamad ako mag-bit-bit ng pedal board, nagagamit ko yung mga drive pedals dito sa Pod Go. Example, itong preset natin na pad only. Matagal ko nang dinagamit to, so medyo hindi na siya updated yung preset. Pero padinig ko sa inyo. Ito yung clean tone. Tapos lagyan natin siya ng overdrive. Off natin yung reverb na napakahaba ng decay. Tapos yung pang boost natin. Low gain preset ko to eh. Pero ito, try natin yung sa isang banda natin sa The Boo. Bida-bida eh, no? The Boo. Ito, clean tone. Tapos meron akong nilagay na parang Ram's Head Big Muff. Try natin yung iba pang fuzz. Ito parang Russian Big Muff. Big Muff. Hindi ko pa tinitweak yan. No? Naka-flat pa. Pero ayun. Try natin yung... Hindi ko pa natatry yan. Lahat yan. Dami. Try natin yung overdrive. Ito parang Timmy. Lahat talaga ng itry ko, usable eh. Ito, rat. Try natin. Medyo taas natin finder at naka-strat tayo. Hanap tayo ng parang DS1. Ito. Ayun, yun yung mga drive. Hindi natin malalahat pero haba kasi masyado yung video. Pero ayun, try. Parinig ko naman sa inyo yung ibang modulation na nagustuhan ko dito sa Pod Go. Kaya ito yung analog chorus natin sa preset natin. Mas
meron akong nilagay dito na ano eh. Ito. Yung simple pitch. Kasi di ba minsan kailangan natin mag-drop tune sa gitara. Dito, ito na lang gamit ko, hindi na ako nagtuturo ng gitara. So, sample ito. I-on ko lang to. Pero tapos sa yun, hindi siya masyadong nagbabago yung tone. So usable talaga siya. Yun yung ilan sa modulation na nagustuhan ko. Pero lahat talaga maganda eh. Dito naman tayo sa delay. Parinig ko naman sa inyo yung ibang delay. Gaya na to, sa church preset natin. Taas natin ng konti yung mix. Para mas marinig nyo. Uy, naka-drop. Meron din ako ditong dotted 8. Tapos, yung mga reverb niya, okay din pang ambient. Kagaya nito. Taas natin ng konti yung mix. Testing pa tayo. Ito may shimmer. Natin ulit yung mix. Ayan, daming controls eh. Tsaka ang dami ring reverb, di ko na maisa-isa. Mahaba masyado yung video. Pero ayun, yung quality ng effects alam naman natin pag line 6. Tsaka sama ko na dyan yung boss. Pag boss and line 6 talaga. Ano, quality talaga ang mga effects niyan. And next, yung quality, next na nagustuhan ko, yung quality ng amp models. Kasi sa ibang na-try kong modeler, pili lang yung mga nagugustuhan kong amp eh. Dito parang lahat talaga ng i-try ko maganda eh. Hindi ko naman mapapadinig lahat. Dito sa church preset natin, yung kanina pa natin ginagamit, naka-matchless tayo. Try naman natin isa ko pang favorite, yung Fender Deluxe Reverb. Fender na Fender yung tunog yun. Lagyan pa natin chorus. Ganda eh. Tapos ayun, try naman natin yung may drive konti. Ito yung orange ko na ano. May noise konti. Buwasan natin yung noise. Ayan. Orange to eh, orange. And orange amp model. Dami. Ito, AC30. May ating overdrive, yung Zenman natin, na analog. Ayun, halos lahat nga nung
Gaya nga na sabi ko, halos lahat nung itry ko, natutweak ko agad ng maayos. Unlike sa ibang modeler. Pero sa dami, hindi na natin talaga maisa-isa. Siguro sa ibang videos, try natin. Tapos, next na nagustuhan ko ay yung foot switches niya. Ito. Balik dito tayo sa camera. Ito, anim na kasi siya. Yung pwede mong i-edit. Tapos, may dedicated ka na tap and tuner. Tsaka pang palit ng mode. Kung ano ka ba, naka-preset or naka-stamp mode. Ito, hindi lang siya pang... ano eh, pang palit ng preset, hindi lang din siya pang on and off ng effects. Pwede mo pa siyang gamitin sa ibang bagay. Pero dito sa ibang preset ko, naka ano lang siya. Ayan, pang on and off ng effects. Ayan. Ayun. Pero kagaya dito sa isang preset ko, yung church preset natin, ginawa ko itong pang-anim na stamp na pang-edit ng gain. Ayan, no? Makikita natin dito sa Padgo Edit, may ganyan. May tutorial yan online kung paano gawin. Para hindi masyadong humaba yung video natin. Pakita ko na lang kung anong gamit niya sa preset natin. Ito siya, low gain siya sa una. Pag pinindot natin siya, pupunta yung gain dito. Ayun, so minsan iba yung gain sa amp eh. Iba rin yung gain sa overdrive. So ayun, very useful talaga yung flexibility ng foot switches. Hindi lang siya pang gain, pwede pa siya sa ibang parameters, sa ibang effects, kung ano man trip mo. So ayun, ang laking bagay nun. Sa ibang effects, hindi mo kasi pwedeng gawin yun eh. So ayun, yun yung isa sa nagustuhan ko, yung foot switches. Next ay yung itong Padgo Edit. Ang daling gamitin kasi, guy. So, ayan, kunwari ito, gusto mong i-assign sa isang foot switch, ra-right click mo lang. So, yan, bypass assign. Andiyan na lahat. Tapos, responsive kasi. Kung ano man yung palitan natin dito, ayan, nagbabago siya agad doon. Yung sa hot tone, pambihira, hirap na hirap ako eh. Pag binago mo sa effects, naglo-load pa sa PC ng ilang seconds. Yung sa Ampero 2 yun eh. Ewan ko kung nagbago na sa bagong update, pero sana nagbago na para hindi naman mahirapan yung mga users. Tapos ito, isang example. Gaya na itong digital delay natin. Kahit saan natin ilagay yan, kahit sa ang preset. Let's say ito. Lalagay tayo ng digital delay dito. Saan na yun? Ito. Nakadotted 8 not agad siya. Bakit naging ganun? Kasi, nuwari, yan na yung sinet mong preset dito ng delay. Pipindutin mo lang kasi dito yung user default. Ayan. Naka-gray out siya ngayon kasi naka-user default na siya. Ayan. So, ayun. Pag pinindot mo ngayon yung user default, yun na yung magiging default setting ng effects na yun. So, kahit saan mo ilagay na preset, yan yung setting niya. So, hindi ka na mahihirapan mag-tweak. Basically, ang gusto ko sabihin, madaling gamitin at madaling intindihin yung Padgo Edit, yung software niya sa PC. At hindi siya komplikado. Ayun lang naman, yun yung mga nagustuhan ko sa kanya. Hindi lang naman yun, marami pang iba. Pero yun yung talaga nag-stand out sa akin. Para sa akin. Next, doon naman tayo sa cons, yung mga hindi ko nagustuhan. Pero sa totoo lang, guy, isa lang talaga yung hindi ko nagustuhan. ano kasi, pag line 6 tsaka boss, tiwala talaga ako. Tsaka talagang ano, wala akong makitang masyadong mali. Sa feature, sa quality, talagang ano eh. Pulido talaga yung gawa pag line 6 and boss. Pero yun, ang hindi ko nagustuhan, syempre yung DSP limit medyo mababa. Pero ganyan, medyo problem din naman talaga yan sa karamihan ng bagong effects ngayon, yung DSP limit. Unless bibili ka nung talagang high-end na 80,000 pataas na mga effects. Yun, talagang wala ka ng problema sa DSP limit. Pero pag mga ganito, syempre affordable, may DSP limit talaga. At yung limited effects blocks, yun na lang siguro yung hindi ko nagustuhan sa kanya.
kagaya na to, yung effects loop, yung expression, yung mga wah, and volume pedal, and yung EQ. Ano na siya? Default na siya. Hindi mo na siya mapapalitan. Hindi mo na siya magagawang distortion. Hindi mo na magagawang modulation, delay, reverb. Yan na talaga siya. Pero, may hack naman dyan. Online nakita ko sa YouTube. Pwede mo siyang i-edit yung code sa PC. Magagawa mo siyang ibang effects. Magagawa mo siyang drive, modulation, or delay. Ang disadvantage lang doon, pag ginawa mo na siyang ganun, hindi ka na makakapaglagay ng effects loop, hindi ka na makakapaglagay ng volume pedal and ng EQ. Yun na talaga siya. Tsaka yan, yung amp, default din siya, tsaka yung cab. Pero ayun, yun kasi talaga yung yung setting ng Podgo . Para siyang, sabi nga nila, poor man's Helix. Default na siya, yan. May mga limitations talaga. Pero, akin sa, kung simple ka lang naman mag-rig gagaya ko, hindi naman magiging problem. Usually naman, kailangan mo talaga ng volume pedal, EQ, effects loop, kung may iba kang pedals, wah, hindi masyado kung hindi ka naman nagwawa masyado. So, ayun, ito yung pinaka-disadvantage dyan para sa akin. Pero, ayun, yun lang naman. Sana nakatulong sa mga interesado sa Podgo dyan. Yun yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa kanya. Maraming salamat sa panonood sa ating mahabang video na naman. Like, share, subscribe. Biyahe ni Boo. See you. Bye, guys.